manood, makinig at matuto sa signaturang Pilipino. Magandang araw, maligayang pagbisita sa aking channel. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng asignaturang Pilipino. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo? Ilabas na ang iyong notebook at ballpen dahil siguradong ikaw ay matututo sa bagong araw na ating pagsasamahan. Tara at umpisahan na natin! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng isang mananaliksik. Noong September 2013, niyanig ng isang balita ang mundo ng pananaliksik tungkol kay Mark Joseph Solis na nanalo sa isang patimpalak sa pagkuha ng larawan ng 2nd Kalida Humana National Essay Photography Competition. Ang larawan pala na kanyang isinubmite sa patimpalak ay hindi niya pag-aari. Ito ay karapatang ari ni Gregory John Smith mula sa Brazil. Dahil dito, nagkaroon ng mga legal na usapin tungkol sa kanya at di kalaunay, umamin at nagpahayag ng kanyang paghingi ng tawad sa publiko dahil sa kanyang nagawa. Sa tingin mo ba, tama ang ginawa ni Solis? Ang ganitong kalagayan at sitwasyon ay isa sa mahalagang pag-uusapan lalo na sa mundo ng pananaliksik. Kailangan nating malaman ang mga gabay sa etikal na pananaliksik. Ano-ano nga ba ang mga ito? Sa pagsasagawa ng pananaliksik, kailangang maging mapanuri tayo upang maging maayos ang takbo ng ating pag-aaral. Isaalang-alang natin ang mga susunod na gabay. Una, ang pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. Ang pinakadiwa nito ay huwag angkinin ang hindi sa iyo. Ang pag-aangkin sa kaisipan at ideya ng ibang tao ay paglabag sa Intellectual Property Code. Kung gagamitin mo ang mga kaisipan ng ibang tao sa iyong isasagawang pananaliksik, bigyan sila ng karampatang pagkilala upang magkaroon ng matiwasayan na komunidad ang mga mananaliksik katulad mo. Maiiwasan dito ang anumang sigalot na maaaring mangyari at makaapekto sa bawat isa at magdulot ng usaping legal. Ikalawa, ang voluntaryong partisipasyon ng mga kalahok o respondente. Huwag mong pilitin ang iyong mga respondent. Bigyan mo sila ng kalayaan sa pagsali sa iyong isinasagawang pananaliksik. Bago magsimula, ipaliwanag sa mga kalahok ang isinasagawang pananaliksik upang magkaroon sila ng pangunawa ukol dito. Ikatlo, ang pagiging confidential at pagkukubli sa pagkakakilanlan ng kalahok o respondente. Kailangang ipaunawa sa mga kalahok na anumang impormasyon na makukuha sa kanila ay magiging confidential. Bigyan sila ng mga paliwanag tungkol sa pagsasapubliko ng mga impormasyon at kailangan kunin ang kanilang permiso ukol dito. Isaalang-alang dito ang Data Privacy Act of 2012 upang magkaroon ng confidentiality sa mga impormasyon na makakalap tungkol sa pananaliksik. Ika-apat, ang pagbabalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. Isa sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng pananaliksik ay yaong hindi ibinibigay ang resulta ng pananaliksik sa mga kalahok at mga respondente. Nagkakaroon tuloy ng kaisipan ang komunidad na para bang nagagamit lang sila para sa mga pag-aaral na isinasagawa. Karapatan ng mga ito na malaman ng resulta ng pananaliksik upang sa ganon ay maliwanagan sila tungkol sa tinutumbok ng gawain kanilang ginawa. Isa sa mga maaaring mangyari kapag hindi nasunod ang mga gabay o etika sa pananaliksik ay ang plagiarismo o plagiarism. Ano ba ang plagiarism at ang responsibilidad ng mananaliksik tungkol dito? Ang plagiarism ayon sa Purdue University Online Writing Lab noong 2014 ay ang tahasang paggamit at pangongopya ng mga salita o ideya at kaisipan nang walang kaukulang pagbanggit o pagkilala sa pinagmulan nito. Ilan sa mga anyo at halimbawa nito ay yung mga sumusunod. Pag-angkin sa gawa, produkto o ideya ng iba, hindi paglalagay ng maayos na panipi sa siniping pahayag, pagbibigay ng maling impormasyon sa pinagmulan ng siniping pahayag, pagpapalit ng mga salita sa katulad na wika
o kaya naman ay pagsasalin ng teksto ngunit pangungopya sa ideya ng walang sapat na pagkilala, at pangungopya ng napakaraming ideya at pananalita sa isang pinagkunan na halos buo na sa iyong produkto, tukuyin man o hindi tukuyin ang pinagmulan nito. Balikan natin ang unang halimbawa tungkol kay Solis, ang umangkin sa larawang kuha ni Smith sa isang paligsahan. Malino na ang kanyang ginawa ay labag sa mga gabay at nakikitaan ng plagiarismo. Ang ganitong uri ng ugali ay makasasama sa isang mananaliksik. Maaaring mawala ang kredibilidad nito sa kanyang larangan. Bakit kaya madalas may magumagawa ng karaniwang pagkakamaling kaugnay ng plagiarism? Narito ang mga sumusunod. Una, kawalan ng ideya sa kalikasan ng plagiarism. Minsan, alam nila ang tungkol sa ganito, ngunit may mga sadya at di sinasadyang gawa tungkol dito. Pangalawa, ang pagmamadaling matapos ang pananaliksik. Hindi nabibigyan ng sapat na oras ang pananaliksik kung kaya't nawawalan ng sinop at pag-iingat sa paggawa ng pananaliksik. Dahil dito, may mga pagkakataong nakakaligtaan na nila ang tamang pagkilala sa mga may-ari ng orihinal na ideya. Ang ikatlo ay ang kakulangan sa pag-aaral sa plagiarism. May mga pagkakataong hindi nabibigyan ng sapat na pagtalakay tungkol sa usaping plagiarism, kung kaya't hindi ito masyadong napagtutuunan ng pansin ng mga mag-aaral at mga mananaliksik. Ang pagkakaroon ng isang matiwasay na pagsasagawa ng pananaliksik at makapagdaragdag ng inspirasyon upang mas lalo pang mapaganda at maging makabuluhan ang sulatin ito. Huwag nating hayaang mahaluan ito ng mga bagay na may kinalaman sa usaping legal upang mapangalagaan ang iyong kredibilidad at pangalan bilang mananaliksik. Naunawaan mo ba ang tungkol sa etika na kailangan ng isang mananaliksik? Kung ganun, mabuti. Muli, ito ang Teacher MGTV na nagsasabing, mag-aral ng maigi para buhay ay bumuti. Paalam!